Hello everyone, my name is Yvonne, ang tenderang vlogger. Ang topic natin ngayon guys ay about sa GCash. So yung meron ng GCash dyan ay alam nyo na ito. Malamang i-skip nyo na or hindi nyo na i-click yung video ko. Pero para ito sa mga wala pang GCash at hindi alam kung paano mag-avail ng GCash. Kailangan touchscreen ang cellphone mo at meron kang data or wifi. Pangalawa, hindi mo kailangan ng ahenna. Dito yung okay, na-stop tayo guys kasi dumating yung ahente ko sa Globe. Naningil siya. Ay, nagpa-top up din ako sa kanya sa EasyPay. Kung sino kasi yung ahente ko sa Globe, siya, sa kanya din ako nagpa-top up para magkaroon ng laman yung EasyPay ko. So, may vlog na ako tungkol doon. Yung EasyPay, ayan, panoorin nyo na lang kung paano. Madali lang siya. So, ngayon, punta na kayo sa pangatlo. Punta kayo sa Play Store. I-search nyo ang GCash at i-download nyo lang. Oh, pero bago kayo pumunta sa Play Store, gamitin nyo yung link ko. Ang link ko, kumbaga referral link ko, ay lalagay ko sa description box or sa comment section kasi alam ko meron kang matatanggap na 50 pesos or 70 pesos. Depende kasi by promo din kasi yan eh. Basta pag dinownload mo yun, GCash, na gamit yung link ko, ay magkakaroon ka ng referral. Depende kung 20 pesos, 50 or 70 yung ibibigay ni GCash. Kasi alam ko by promo din siya. Huwag kang mag-alala kasi, legit naman yan, kapag i-click mo yung link ko, mapupunta ka rin sa Play Store para lang malaman nila na nag-download ka ng GCash gamit ang link ko. Okay, so legit po yan guys. Pang-fourth, kapag na-download nyo na, meron na kayong application ng GCash dyan sa cellphone nyo, fill upan nyo lang guys. Make sure ito ang pinaka-importante. Kailangan kung ano yung pangalan nyo sa ID ay yun din yung ilalagay nyo. Bawal dun yung nickname. Hindi ko alam kung pwede yung barangay ID. Alam ko pwede yung PhilHealth. Sa akin naman kasi ang ginamit ko ay yung SSS ID. Pero hindi ko alam kung pwede yung barangay ID. Basta kailangan may ID kayo kasi pipicturean nyo yung ID. Tapos magpipicture pa yata kayo ng kailangan yung ID. Sundan nyo lang yung process niya. Sunod-sunod naman yun. Huwag kayong mag-alala. Legit naman si GCash. Huwag kayong matakot kung mangingi siya ng picture ng valid ID nyo. Kailangan kasi yon para ma-verify yung account ninyo. Para makapag-send tayo ng pera at makatanggap tayo ng pera, kailangan verify yung account natin sa kanila. So, make sure na gumamit kayo ng tamang pangalan nyo, yung real name nyo. Bawal dito yung AKA or yung nickname. Okay? Ngayon, meron ka ng application ng GCash. Okay na, nakaset up ka na. Paano ngayon malagyan ng laman yung GCash account mo? Pwede kang magpa-top up or magpa-cash in. Cash in po yung tawag doon. Ibig sabihin, lalagyan ng laman yung account mo. Ang kapartner ng GCash, pindutin mo lang tong cash in. Ayan, over the counter guys, pwede sa Ministop, sa Alphamart, Pure Gold, SM Group of Supermarkets, Robinson. Ayan, ito yung mga kapartner ng GCash. Sa LBC, meron din. May kita mo naman sa labas, meron silang karatula doon na nakakalagay cash in and cash out GCash. So yun, mag-inquire lang kayo doon. Para naman po sa mga online banking, yung merong mga bank account na nakaregister through online, pwede yun, yung laman ng bank account nyo, pwedeng kayo na mismo mag-top up or maglagay ng laman sa GCash nyo. Ang kapartner naman ng GCash na online bank ay ang BPI, Union Bank, AUB, BDO, East-West Bank, Land Bank, Maybank, ayan. Pili lang kayo RCBC, Security Bank, ayan, Metro Bank, PNB. I-click nyo lang dito sa online bank. Sila yung mga kapartner dyan. Pero hindi ko yan sure kung meron silang additional charge na 1%, 2%, or 3%. Kasi ang alam ko, yung iba ay may pa-charge niya. May pa-charge na. So, bago kayo mag-confirm, ay magbasa muna kayo ng instruction kung meron charge or wala. Okay? Okay, so note pala guys, na sa GCash mismo ha, yung sa application na meron tayong tinatawag na limit every month. So, sa isang buwan, kailangan maximum lang siya ng 8,000 pesos para free yung pagka-cash in mo. Pag lumagpas ka na ng 8,000, example, naka 9,000 ka na ng cash in, sa isang buwan, meron na siyang charge na 2%. So, sa 1,000 pesos, may charge na 2%. So, 20 pesos yung kaltas nun sa iyo. Pero, hindi ko alam kung sa online banking, na pag yung sa laman mo sa bank mo, tapos ikaw mismo maglaman dun sa GCash mo, hindi ko alam kung may charge pa rin siya o wala. Pero, sa tingin ko, yung iba, depende yun sa banko kasi, yung iba nagpapacharge ng 2%, yung ibang banko ay wala. So, magbasa muna kayo kung anong banko ang free of charge. So, pero kailangan, naka-online yung banko nyo sa online banking. Okay? So, para kayo na mismo yung mag-transact, kayo na mismo yung mag
magpapa-load or kayo na mismo yung magka-cash in sa GCash nyo. Sa GCash guys, usually ang ginagamit lang naman dyan ay yung cash in at ang cash out. So dito tayo magkalituhan. Kasi ako mismo nalilito ako dyan hanggang ngayon. Yung kung ano ba yung pag-cash in at kung ano ba yung pag-cash out. Okay, unahin natin tong pag-cash in ha. Ang ibig sabihin ng pag-cash in, para silang nagpapa-load. Diba pag magpa-load, magbibigay sa atin ng pera. Tapos ibibigay yung number nila at lo-loadan natin sila. So yun yung ibig sabihin ng pag-cash in. Sila yung magbibigay sa atin ng pera. Ibibigay nila sa atin yung GCash number nila at tayo yung magsesend sa kanila ng pera. Yun yung tinatawag na cash in. Example, pa-cash in po ng 1,000 pesos. O ang sagot ko doon, anong number mo? Or anong GCash number mo? Ingay na ito ni pusa kasi nakaano ng tuyo. Nagayos sila kay ng tuyo. So excited sila sa tuyo. So yun, yun yung ibig sabihin ng pa-cash in. Parang pa-load. And ang charge ko doon sa 1,000 pesos ay 2%. Cash in or cash out, 2% pa lang ako, hindi pa ako nagti-3%. Kasi kung tutusin, free pa lang naman eh. Meron din naman akong easy pay. So free lang talaga siya. So sa 1,000 pesos, malaki na yung 20 pesos na tubo ko. Cash in man siya o cash out. Kung sakali na ma-reach ko man yung 8,000 o 16,000, kasi dalawa nga yung GCash ko, magsasabi ako na may additional charge na kasi na-meet ko na yung limit niya. Ganun. Pero 20 pesos lang ang charge every 1,000 pesos. Okay, dito naman tayo sa cash out guys. Pag sinabi ni customer na pa-cash out po sa GCash, ang sagot ko dyan or ang sagot ng tendera dyan ay magkano po. Ibig sabihin, yung GCash account nila may laman at gusto nila gawin o i-convert sa cash. Ibig sabihin nun, kukunin naman nila yung cellphone number natin o yung GCash number natin at isi-send nila yung amount. For example, pa-cash out po ng 2,000 pesos. So, kung meron kang cash, kung meron akong hawak na cash na 2,000 pesos, o sige po, cash out. Ibibigay ko yung cellphone number ko, doon nila isi-send sa cellphone number ko yung 2,000 pesos. Magte-text kasi yan eh, na na-receive ko na yung 2,000 pesos galing kay ganito kaganyan. Tapos, i-check ko yung GCash ko kung may nadagdag ba na 2,000 pesos. Pag meron ng nadagdag, saka ko na siya bibigyan ng pera. Kung 2,000 pesos minus 2% yon kasi 2% yung charge ko, ibig sabihin 40 pesos yon sa 2,000 pesos. Kaya ang ibibigay ko na lang sa kanya ay 1,960 pesos. Or kung meron siyang 40 pesos, edi maganda buo yung ibibigay ko sa kanya na 40 pesos. Okay, nagets nyo ba yun? Kung merong magpa-cash out at kung merong magpa-cash in sa atin, parehas tayo na may tubo. Kung nawalan tayo ng cash, yung cash na yun ay napunta naman sa account natin. Kung nawalan tayo ng laman sa account, meron naman tayong cash on hand na hawak. Medyo magulo, no? Pero sana naintindihan nyo. At kung hindi nyo naman naintindihan, pwede naman kayo mag-comment sa baba. Ayan, sasagutin ko yan. Basta alam ko lang yung sagot. Ito pa guys, madagdag ko ah. Kung walang laman ang dalawang GCash ko, tapos may nagpapa-cash in sa akin. Cash in, ibig sabihin, gusto nila malagyan ng laman yung GCash account nila. Okay, so kanina may customer ako, nagpa-cash in siya ng 7,000 pesos. So syempre, ginamit ko yung laman dun sa EasyPay ko. Plus, ano nga, diba? 2%. Tinakuha kong tama dito. Sa 2% na charge ko ay 140 yung kinita ko sa kanya. 7,000 times 2% ay 140. So nagbigay siya sa akin ng 7,140 kasi 2% nga yung charge ko. At dahil ginamit ko ang GCash ko through EasyPay, meron pa akong kinita na 34.98 pesos. Galing yun sa EasyPay ko, di ba? Parang sa load din, hindi naman talaga yung additional natin na 3 pesos yung tutubuin lang natin. Meron pa tayong tubo dun na extra. Example, di ba sa load, kung nagpapa-load siya ng 100 pesos, tapos may charge pa tayo dun na additional 3 pesos. Pero sa iba, hindi na nag-charge, di ba? Kasi usually, ang singil sa atin or ang kaltas sa load natin nun ay 93 pesos lang. So, meron na tayong tubo dun na 7 pesos. O, di ba? Plus, extra pa yung extra charge natin sa labas. O, di ba? So, ang laki ng tubo. Mapa-cash in man siya or mapa-cash out, meron pa rin tayong tubo. So, maganda yung... Meron tayong GCash kahit na yung sa application lang natin. Kasi malaki din yung ano, para extra income din kasi natin. Ang kagandahan pa sa GCash guys ay... Ang kagandahan pa sa GCash guys ay meron itong special pa-load promo. Meron kasing load na sa GCash lang matatagpuan. Meron dito, pa-load nga po yung load sa GCash. O, diba? Ang daming gamit talaga ng GCash. Pwede kang magbayad through GCash pag magbabayad ka sa Mercury. Yung sa load talaga yung maganda guys. Kasi, meron dong
ibang load na wala dun sa traditional na load, na sa GCash mo lang siya matatagpuan. So yun yung iba-vlog ko sa susunod na mga araw, kung paano mag-load sa GCash at ano-ano yung mga promo na meron na sa GCash mo lang matatagpuan. Okay? So huwag kalimutan, pag magda-download kayo ng GCash, gamitin nyo yung link ko para sa iyo may ayuda. Kung may natutunan ka, i-like mo naman and mag-comment ka kung meron ka pang katanungan. Okay? So don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!